Gabi na, nang makauwi kami galing sa mall. Matapos kasi namin maghapunan, nagyayasi dito na mamasyal sa malapit na mall. Pang isang buwan yata ang binili naming damit. Napagasas patuloy ako ng malaking halaga para lang pagbigyan si tita. Ayaw pa nga sanang bayaran ko, ngunit meron naman akong sariling pera at di ko na inasa pa. Kahit naman sino, hiniling na magkaroon ng anak na babae. Kung ako nga ay naghahanap ng kapatid na lalaki, dalagi isa lang akong anak. Pero ano nga ba, hindi rin kasi magkakanak si daddy. Kaya naman siguro ay kampante siya maglaro ng apoy sa iba. Nako, ang mga lalaki talaga, hindi na ako kontento sa isa. Pareho lang naman ang hugis at anyo ang taglay namin mga babae. Kung ang tahong ko ay pareho lang naman ang lasa, yun nga lang, sukat, nagkakaiba-iba. May malaki at may maliit. Heist. Eto naman ako'y nagnanais sa rin na isang lalaki na hindi alam kung ano ang gusto, malaki ba o maliit. Hindi na rin kami bumabata, kaya naman sa kanya in the future, umaasa ko magkakaroon ng maraming anak para the more, the merrier. At mabigyan ng maraming apo si tita, soon. Yun ay kung kami ni Joaquin na magkakatuluyan. Napagod ako sa aming pamamasyal at pamimili sa labas. Pakiramdam ko tuloy para ako naubusan ng baterya sa katawan. Buong araw ba naman kaming nasa mall? Mauna na ako sa inyo. Ani tita, nanalo nang pumasok sa bahay. Sige po, sabay namin sagot ni Joaquin. Oh, bakit matamlay ka? Tanong ni Joaquin. Oh, syempre napagod lang ako sa maghapon nating lakad. Wait, huwag ka muna bumaba. Sabi nito sabay nagmamadaling lumabas sa kotse. Umikot siya sa side ko at binuksan ang pinto. Akma kong tatanggal ng seatbelt na agad ipasok ang kalahating katawan at tinanggal ang seatbelt ko. Ay sus, akala ko naman kung ano na. Nagpapakita ka na naman ng gilas mo. Ewan ko lang kung totoo ba yan. Naka-smed kong wika. Huwag ka nang umagal pa, basta enjoy mo na lang, ganun. Okay, fine. Kibit balikat kong tugon. Napakamasiahasan niya sa akin palibhasa, nakikita ng kanyang ina. Sino naman ang hindi kikiligin sa kahit ganitong sitwasyon, lalo na kung love mong isang tao. Pagkalabas ko ng sasakyan, tinawag niya si Boyet. Sir, may kailangan po kayo? Tanong naman ni Boyet. Kunin mo ang pinamili namin at ibigay mo kay Angel. Sabihin mo labhan niya mga damang gundamit ni Mama Steph. Nyo, utos pa nito. Opo, sir. Mamaya na tayo aakit sa taas. Nakapaghapunan naman na tayo. Saan nito? Saan tayo pupunta? Doon muna tayo sa swimming pool. Maliwanag ang buwan kaya magandang tumambay muna tayo doon. Sagot nito. Na-excite naman ako dahil masarap mag-relax. Lalo pat maliwanag ang buwan. Kahit pagod, sinamahan ko siya. Lubos-lubosin ko na ang pagkakataon. Umupo kami sa mahabang upuan na pwede kaming humiga. Nauna ako umupo sa dulot humiga. Tanaw ko ang bilog na buwan at maliwanag na kalangitan. Mga bituing nagkikislapan na parang samante. Like my eyes, kumikislap din kapag si Joaquin ang kasama. Umupo siya sa katabi ko ring upuan. Katulad ko, humiga rin siya. Para ako nasa mundo ng pantasya na walang ibang nakikita, kundi ang mga ninanais lamang. Mayroong bagay ang kumaliti sa akin sa mga oras na ito. Ang saya ko nakasama siya. Nakalimutan ko natuloy ng panandarian ang misyon ko. Siguro after this moment, uusad na ako sa mga gagawin ko. Kailangan ko lang sila ba ng mga higad sa paligid. Biglang napawi ang saya sa mukha ko nang maalala sila. Why aren't you happy? Tanong niya. I don't know. Maybe just have something that I need to do? Pailing-iling kong sagot. Naging liar pang dating ko, but actually I'm enjoying it. Kahit yung moment na ganito lang, pero laking tuwan ng puso ko. Ang mga higad lang kasi nagbibigay sa akin ng lungkot. Quality time with someone is the key of happiness. Tested and proven ko yan dahil lumaki akong hindi kasamang mga magulang. Kaya alam na alam ko ang pakiramdam. Ito marahil na nadarama ko kay Joaquin ngayon. He gave me time, care and attention kahit napipilitan lang siya. But I can feel na buong puso niya ako inaasikaso ngayon. Mapapasana all na lamang ako. Nanatili kami sa ganong pwesto. Kahit di man official ang pagiging kami, inisip ko na lang na kami na nga. Walang aminan sa pagitan naming mahal ng isa't isa, pero okay na to. I just cherish the time with him at baka lumihis na naman ang hangin sa west at kinabukasan, iba na ang trato dito sa akin. Dumalalim ang gabi at ako'y nakaramdam na ng antok. Masarap tumambay sa pool ngunit napawagod talaga ako buong araw. Pasok na tayo sa loob. Aya ako sa kanya. Inaanto ka na ba? Oo, napagod ako sa buong araw na gala natin. Sagot ko naman. Hawak kami-kaming pumasok sa loob ng bahay. Bigla siyang bumitaw sa kamay ko at pinulupot sa bewang ko ang kanang kamay. Napatili naman ako sa kiniti. Napangat ako ng tingin sa kanya ngunit kumindat na lang siya sa akin. Wag na, tanggi ko sa nais niya. Akma kaming papakit sa hagdan na may marinig kami na nag-uusap na papasok sa sala. Napalingon ako sa gawit at tatawanan sila. Ito talaga si Boyet, ang lakas ng boses na nakikipagtawanan kay Angel sa kusina. Ignore them. Ganyan sila kasi dito sa bahay. Bulong niya.
Nakahakbang na kami ng dalawang kwaitang na may tumawag kay Joaquin. Nagpatuloy na kami sa taas. Kumaliwa kami mula sa hagdan. Napansin ko na naman ang patungo sa pinto kay kaliwa. Pati ba naman dito sa bahay niya, nasa kaliwa rin ang kwarto? Kung gabi, hindi ko to alintana. Teka lang, sa isang kwarto lang tayo matutulog? Tanong ko. Hindi pa naman ako sanay matulog na may kasama, lalo't lalaki. Alam kong malikot ako matulog. Hindi ah, ano lang iisipin nila kung magtatabi tayo? Tugon naman niya. Dumagundong sa kabang puso ko. Kala ko talaga magtatabi kami. Umira na naman ang pagka-assuming ko. Napangisi na lang ako sa kanya. Hindi pa pala pwede at wala pa kaming closure. Hey, relax lang. Wala tayong gagawin. Matutulog ka dito at doon naman ako sa aking silid. Anito? Nakahinga naman ako ng maluwag sa kanyang sinabi. Hindi pa ako handa sa pa, hindi pa rin isuko ko lang ang bandera ng bataan. Mas maganda ako explore namin at the right time. Nahiga na ako sa kama matapos maligo. Pinatay kong ilaw at tanging naiwan ay ang lampshade sa gilid ng kama. Muli akong bumalik sa kama at nahiga na. Ang sarap na ilapad ang likod sa kama. Talagang napagod ako ng gusto. May isang araw pa ako makakasama siya at sana huwag munang lumihan sa hangin para sa huling araw ko bilang Steph. Good night. Pabulong kong sabi sa hangin sa may pikit ng mata. Kahit anong pilit ko sa sariling matulog na wala ito. Panay ang galaw ko sa higaan dahil sa hindi makatulog. Wala naman ako ibang iniisip. Sadya lang na wala ang anto ko. Ayoko namang masyado maglilikot at baka mahulog pa ako sa kama. Tumihaya nga ako. Pilit na ipilikit ang mga mata. In that moment, parang gumana ang pakiramdam ko. Naramdaman ko pa ang bahagyang kaluwagan sa pakiramdam. Kailangan ko rin i-relax ang isipan at sa ganon, makapagpahinga na ako. Napadilat akong bigla na makita ko si Joaquin na nakapatong sa akin. Ang kanyang mga matang puno ng pagnanasa. Dama ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Dahan-dahang dumantay ang kanyang kanang kamay sa aking tiyan. Joaquin, what are you going to do? Bulalas ko. He starts to play his lips over mine. Mga mapanuyang halik ang nangibabaw sa kanya until I found myself kissing him back. Gosh, hindi to pwedeng mangyari. Humihiyaw ang isipan ko sa mga nagaganap. Ang nakapagtataka lang ako mismo, hindi magawang awatin ang sarili. I slowly touch his face while I kiss him. My arms wrap around his neck. At nawawala ako sa sarili dahil sa kakaibang sensasyong dinulot ng mainit naming halikan. I am falling into his deep loss of desire. Napapapikit ako habang nilalasap ang masarap niyang halik. Lumalakbay ang kanyang kamay mula sa aking tiyan patungo sa aking pag-aaring maliit na hinaharap. Ay ano ba to? Balat lang. Bulong niya. Hindi ko na lang yun pinansin at baka maudot pa. Sa gulat ko, sabay sa pagtanggal niyon ay natauhan akong bigla. Ang bagay nito hindi dapat mangyari. Kailangan hindi pa ako harap sa bandana para mas exciting. Habang patuloy siya ay bigla ko siyang naitulak. Mahirap mabitin pero mas mahirap magsisi sa huli. May mission pa akong tatapusin bago ko ito gagawin kapag malaya na ako. Naitulak ko siya ng malakas. I'm sorry, I can't. I'm scared. Hingal kong sabi. I'm sorry too, I became impulsive. Tugon niya. I heard his deep sigh at nahiga siya sa tuwi ko. Kagat labi ako nakatitig sa kisame. Binalingan ko siya ng tingin. Nakapikit kong nakatihayat ang kanang kamay, nakadantay sa kanyang noo. Mabibigat na hiningang narinig ko mula sa kanya. Umusog ako sa kanya at niyakap siya. I know the feeling na mahirap mabitin but I know I can't. Siguro in the right time pwede na namin gawin. The right time na malaya na namin gawin as a couple. Sorry kung nabitin ka. Hingi kong patawad. Napadilat siya at tumingin sa akin. He smiled at me at hinilikan ako sa noo. It's okay, I understand. Can I hug you until we fall asleep? Yeah, sure. Nakangisi kong tugon. Pinauna niya sa akin muli ang kanyang mga braso. Magkayakap kaming dalawa nang sa ganun makatulog kaming pareho. Mas maigi na lang at ang unawaan niyang sinabi ko. He did promise too, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Para sa akin, sapat na ang kanyang mga yakap sa ngayon. Hanggat di kami kinakasal, wala mo ng intimate na mangyayari sa amin. Hindi okay na kami sa isa't isa, ibibigay ko na ang bandera ng bataan. Napabuntong hininga na lang ako sa naganap. Ang sarap ng mga halik niya, nakakalasing. Para akong dinuduyan sa ulap, ngunit saka na lang, kapag kami na talaga, para mas lalong sasarap naming pagsaluhan niyon. Sinubsob ko na lang ang mukha sa mabango niyang dibdib at pinilit na makatulog. Pagising ko ng umaga, marahan kong hinaplos ang katabi sa kama. It was empty beside me. Napaupo ako at inikot ang paningin sa paligid. Kunot ang noong inaalalang naganap kagabi. I was confused kung totoo ba iyon o ano. Ngunit kahit anong alala ko, hindi ko alam. Halata namang wala akong katabi dahil hindi naman nagulo ang ibang unan sa tabi ko. Nanaginip ako sa kanya ng ganon. Ang sarap palang may kahalikan. Ang sarap niya.
Ang puso ko biglang lumakas ang kabog. Kapag sinabi ko to kay Angel, I'm sure magtatanong yon for further information. Mabuti pang panaginip ko ang nangyayari. Baka kabaliktaran na mangyari sa panaginip ko. At in the future, wala. Bumaba na ako kahit maaga pa. Kakatokin ko na lang si Angel at makikipagkwentuhan saglit. Tulog pa naman ang lahat kaya hindi nila alam na ako si Ningning. Marami akong sasabihin tungkol sa babaeng bruha. Need ko rin ng mga suggestion ni Angel. Minsan kasi akala natin tama na. Yun pala, hindi pa. Kaya palagi ako nagtatanong kay Angel kung tama na bang ginagawa ko. Parang ang sarap kumanta ng liron-liron sinta dahil hindi ako nalalayo doon. Masubukan nga mamaya. Naguungot ako sa higaan. Hindi ako makagalaw at bigla ako napadilat. Isang madilim na silid. Palingali nga ako sa paligid at wala ako makitang tao. Nasaan ba ako? Nakagapos sa aking mga paa. Baliw ka, Joaquin. Isusumbong talaga kita kay Tita Sandra. Huwag kang magbiro ng ganito. Natatakot kong sigaw, ngunit walang sumagot sa akin. Kinapa ko ang kama. Alam kong natulog ako muli, ngunit nasaan ba ako? Huwag kayong magbiro sa akin ng ganito. Sasamain talaga kay sa akin. Pagbabanda ko pang sigaw. Biglang bumukas ang ilaw. Nagulat ako sa paligid. Isang lumang silid at puro sapat ang gagamba ang nasa kisame. Nakaupo ako sa naninilaw na puting kama. Ew, yak, kadiri naman. Nasaan ba kasi ako? Hindi naman to bahay na nawakin dahil ang pader, lumang-lumat at nakakatakot. Para kasing nasa basement ako na ilang taong walang linis. Nagpupumiglas ako at kinakalas ang PC na nakatali sa aking paa. Nagtagumpay naman akong tanggalin to, ngunit biglang lumitaw ang isang malaanghel na babae sa aking harapan. Abby! Gulat kong sambit. Hello, chinitang hilaw? Nakangisi niyang bati. Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto mo, one-on-one tayo ulit. Paghahamon ko pa. Siyempre ikaw, kaya nga kita din na dito eh dahil ikaw ang gusto ko. Dahil babalatan kita ng buhay at ipapakain sa mga alaga kong gagamba. Did you see them? Tugon niya, naturo ang mga naglalakihang gagamba. Hindi ko alam na ikaw pala si Black Spider Woman. Nakangawi kong tugon. Bagay sa kanyang tawagin ganoon dahil ang itim ng kanyang buti. Lumapit siya sa akin. Natatakot ako sa kanyang itsura. Para siyang baliw na. Buhagag ang buhok. Bakit ay mo bang tanggapin na talo ka sa akin? Singhal ko sa kanya. Dahil ba kay Joaquin, kaya ka nagdididikit sa kanyang ina? Para lang mapansin ka ni Joaquin. Sumabit ka lang. Sa totoo lang eh, ayaw ni Joaquin sa'yo dahil wala ka nito. Pinamukha niya sa akin ang kanyang papaya. Kahit wala akong ganun kalaki, ayos lang. At least original pa rin. Dahil mahal ko siya noon pa man. Hindi po pwede. Akin lang siya. Bulyaw niya sa akin. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Nagpupumiglas ako sa kanyang paghawak sa aking braso. Pirit niya akong saktan at wala akong lakas laban sa kanya. Akin lang siya. Akin lang si Joaquin at ayoko ng kaagaw kaya papatayin kita. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iyo kaya mas mabuti pa. Sa kanina lamang kita. Nababaliw na siya at bigla na nga lang akong sinakal. Umaatungal ako sa sigaw na umiiyak. Halos mamalan na ako ng lakas sa tinga sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Naisip ko na kailan ko makatakas at makawala sa kanyang pagkakasakal. Ginamit ko ang tuhod at ibinundol sa kanyang harapan. Napatayo siya na hawak-hawak ka ibabang parte. Hindi ako nagsayang ng oras. Sinipa ko siya ng buong lakas. Parang kabayo na buhos ang lakas sa pagsipa. Tumalsik siya na parang bolang inihagis. Dinigdanig ko ang lagapok nito sa sahig. Ouch! Malakas kong sigaw. Impit akong napadaing. Napaupo ako bigla at nilibot ang paningin. Hawak ko ang likurang bahagi ng aking ulo na tumama sa sahig. Doon ko napagtantong panaginip lang pala dahil sa naninig ko na nasa silid lamang pala ako. At sa sobrang kalikutan kong matulog, nasinabayan pa ng panaginip kaya yung lumagapak sa sahig. Hirap na hirap akong tumayo at masakit itong balakang ko. Sa laki ng higaan, nalaglag pa talaga ako. Saka ko lang naalala sa higad ni Abby. Gustong maghiganti sa akin dahil inago ko si Joaquin sa kanya. Humiga ako mali sa kama at di na muna gumalaw dahil sa masakit pa ang balakang ko. Yakap ko na lang muna ang hotdog pillow baka mamaya mawala naman tong sakit at makapagbanyo na. Sinulyapan ko ang orasan na 4 pa lang na umaga. Pangalawang gising ko na ito dahil ang akala ko ay umaga na. Kasarapan pa ng tulog ng mga ganitong oras. Langya lang itong bruha at estorbo sa tulog ko. Inahaplos kong likuran ng ulo kong namaga sa pagbagsak sa sahig. Sa dinami-rami ng pwedeng mapanaginipan, si Abby pa. Pwede namang si Joaquin ulit, ganun. Nagising ako sa liwanag na tumama sa aking mukha. Bahagyang nakawang ang kortina sa bintana ng kanyang kwarto. Huling araw ko na lamang ito. Medyo nalulungkot ako dahil tapos na ang aming sweet-sweetan ni Joaquin.
Papaano na kapag bumalik na kami sa realidad ng aming buhay? Maging sweet, tender, and juicy pa kaya? Kung marami akong kakaharaping pagsubok. Nang matapos ako magayos, nagsuot ako ng stockings. Medyo labas ang legs sa suot kong dress. Okay lang sa akin na magsuot ng mga above the knee na dress. Okay din sa akin ang skirt kahit maiksi dahil sanay na ako. Wala naman akong tinatagong bariya sa legs kaya okay lang. Napabuntong hininga na lang ako at iniisip ang araw na to. Sana walang aberya at pagbigyan ako ng pagkakataon na maging masaya pa sa huling araw ko kasama siya dahil babalik na si Ningning sa bahay ng mga Sebastian. Nakakarami na naman akong moments with him, but I need a little bit more. Isang simpleng hiling na naman ito sa panahon. Kailangan ko mag-apply ng lip shiner dahil namamalat itong labi ko. Muli ako napatitig sa salamin. Kung tutusin, may pagmamayabang naman ako kay Abby. Nagkulang lang kaunti sa hinaharap. Naabutan namin sa pagkainan ng kanyang mommy at daddy, ngunit wala ang Kuya Luke. Agad ko naman silang binati. Sakto naman nasa lugaran ko si Joaquin, nakakarating lamang din. Katulad ko, binati niya rin ang mga magulang at pati na rin ako. Pakitang gilas muli dahil nasarap ng kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa naman sila tita at tito na nakatitig sa amin. Marahil ito ang gusto nilang makita ang magkasundo kami ni Joaquin. Ang ganda ng manugang natin. Parang ako lang nung dalaga pa. Gusto ko talaga magkapo ng babae. Ani niya sa asawa. Mom, hindi pwede maging almusal sa umaga ang pagkakaroon ng apo na babae. Let God grant you that. Saway naman ni Joaquin. Fine, sagot naman ni tita. May punto naman si Joaquin pero wala nang masama ko mangarap. Alam ko naman ang pakiramdam nila. Umupo na rin kaming dalawa ni Joaquin at nagsimulang mag-almusal. Do you want coffee or juice? Tanong ko kay Joaquin. Juice please, tugon niya. Pumunta ako sa counter island kung saan pinato ni Angel ang juice. Kape naman sa akin at parang napuwit ako sa mga nonsense na panaginip. Inalok ang kanyang mommy at daddy may gatas na kanda sa kanilang harapan. Nang makabalik ako sa upuan, sa akin ang mata ng kanyang mommy. In love yata to sa akin eh. O marahil lang ang harap na magkaroon ng kagayang anak na kagaya ko. Iha, isasama kita mamaya sa palengke. Meron akong bibilhin doon. Para naman aware ka sa kalakaran namin dito. Hindi naman kasi lahat sa mall mabibili. Kaya mamamalengke muna tayo tapos may surprise ako sa'yo pagkatapos. Saan ni Tita Sandra? Na-excite naman ako sa sorpresa na sinasabi niya. My gosh, ano kaya yon? Tanong ko sa sarili. Palingali nga ako nakasunod kay Tita Sandra. Nasa palengke kami at namimili ng lulutuin niya. Hindi ko alam kung sino at ano itong naisang gawin. Unang pagkakataon ko na pumunta sa ganitong lugar at medyo masangsang ang amoy sa paligid. Napapatakip ako ng ilong dahil sa naghahalong amoy ng gulay, isda at iba pang nandito sa palengke. Maiga na lamang at nagsuot ako ng pambahay ng damit. Kung kanina todo ayos ako ng sarili sa kasamaang palad, ay napasuot ako ng ganito. Ang sabi kasi ni tita marurumihan daw, kaya nagpalit na lamang ako. Pinagbastan ko lang sa tita na abala sa pamimili ng mga sariwang gulay. Hindi naman niya ako inayaang magbuhat ng mga pinamili dahil kasama namin si Boyet. Dahan-dahan ako sumusunod sa kanila at ang aking mga mata ay umuosyosa sa mga bagay na hindi ko naman madalas na nakikita. Lumaki ako sa ibang bansa. Hindi ko naranasan ang mamalengke sa ganitong lugar. Kaya ako sumama sa kanila para maranasan ang buhay ng mga mahihirap. Kung paano sila namumuhay sa bawat araw. Ngunit sa aking paglalakad, bigla akong bumalik sa realidad nang marinig ang isang malakas sa boses sa aking likuran. Tabi! Anito. Bigla naman ako napalingon sa taong sumigaw sa likuran ko. Eh, hindi ko alam kung ako ba ang sinisigawan niya dahil sa dami ng tao. Nanlaki pa ang mata ko na makitang lalaking walang suot na damit pang itaas. Buwaba pa ang tingin ko sa kanyang kabuuan. Naka-short lamang siya at naka-tsinelas. Bumalik ang tingin ko sa matipuno niyang katawan. In fairness, magandang hubog ng kanyang katawan. Parang si My Love Joaquin ko lang. May pasansa na isang sakot mukhang mabigat ang kanyang pinapasan. Sabi nga sabi eh, singhal niyang mali sa akin. Ngunit para ako napako sa akin natatayuan at hindi makagalaw. Tila si Joaquin kong umasta sa akin. Nanatili pa rin ako nakatitig sa kanyang matipunong katawan. I do not know why I'm acting like this. Tatabi ka ba o tititigan mo lang ako? Nakangawit na ako at wag kang parang harang dyan sa dinadaanan ko. Galit niyang turan. Naramdaman ko na lang na may humila sa akin. Si Boyet pa lang humila sa akin. Naibagsak pa niyang bitbit na plastic at hinarap ang lalaki. Naku, ikaw pala Eloy. Pagpasensya mo na itong kasama ko at ngayon lamang siya nakapunta sa gantong lugar. Pagpapaliwanag naman ni Boyet. Ibinagsak ni Eloy ang pasan itong sako na puno ng kulay. Nangawit na ito kaya ibinaba na muna niya at hinarap si Boyet. Saan planeta gawain galing, tol?
Siguro naman tao yan at hindi alien. May tonong inis ang talong ni Eloy. Bigla ko siyang hinarap at humingi ng patawan. Kahit may pagkamasungit siya pero kailangan ko magpakumbaba. Ako rin naman na may kasalanan. Hindi biro yung bigat ng kanyang pasanasako at naabala ko pa siya. Patawad kong naabala kita. Galing kasi ako ng probinsya kaya medyo nag-a-adjust pa ako ng buhay dito sa Maynila. Hingi kong patawad sa kanya. Ngunit pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mabuti na lamang at nakasuot ako ng pajama at mahabang mangga sa damit pang itaas. Ang ganda at sinita mo namang probinsyana, pero wag kang paanga-anga dito sa Maynila. Panunuyan ito sa akin. Naku Eloy, huwag mong pagsalita. Naputo lang sasabihin ni Boyet nang hawakan ko siya sa braso para awatin. Ayoko magpakilala sa lalaking to na isa akong anak mayaman. Wala ka bang ipapabuhat ngayon, Tol? Tanong nito. Wala, Eloy, dahil kakaunti lang naman ang bibili ni Ma'am. Sagot naman ni Das. O siya, maiwan ko na kayo. At pakituruan mo na niyang bago mong kasama. Bagong katulong ba yan? Agad niyang binuhat ang sako na puno ng gulay at hindi na hinintay pa ang sagot ng kanyang tanong. Lihim ako napangiti habang sinusundan siya ng tingin. Buti pa ito, panay ang puri sa akin kahit masungit siya. Ma'am Steph, pasensya ka na kay Eloy, talagang masungit ang batang yun. Ani Boyet. Okay lang, Boyet. Minsan siyang tumutulong kapag namamalengke kami ni Ma'am. Siya ang tagabuhat ng mga pinamili namin. Kapag may okasyon at maraming bibilhin si Ma'am, at bibigyan ko ng 50 pesos bilang kabayaran sa kanyang pagtulong. Mabait at magalang ang batang yun pero masungit nga lang. Saan ni Boyet? Nagkaroon naman ako ng kuryosidad para sa lalaking yun. Although mahirap lang siya, ngunit may angkay ng kagwapuhan. Napailing na lang ako na lang gwapo naman niya kahit mahirap lang. Tara na, at tapos na ako mamili. Yaya ni Tita. Di ko nakita mo buhay na mahihirap. Kaya nga ang isang magandang pagbabalat kayo ko dahil marami ako natututunan sa buhay. At yan ang nais ko ipakita kay Daddy. Hindi lang yun ang pagpapahalaga sa pamilya ang mas pagtutuunan ng pansin. Matapos naming namalengke, dinaman kami ng driver sa isang salon at pinahatid ni Tito Boyet sa bahay niya. Hindi ko alam kung ano bang binabalak niya sa araw na ito. Sana si Joaquin na makakasama ko. Huling araw ko ngayon nakasama sila. Halika dear, kailangan natin magpaganda bago umuwi. Ano niya? Okay tita, patango-tango ko sang-ayon. Hindi ko talaga alam kung ano bang binabalak niya. Magpapaayos kami tapos ganitong aming suot. Pwede rin naman magpalit pag nakauwi na kami. Pumasok na nga kami sa salon. Baka ito ang sinasabi niyang sorpresa sa akin at excited naman ako malaman yon. Welcome to our salon, madams. Bati sa amin ang dalawang makeup artist. Hello, ayusan mo itong kasama ko at kailangan maganda kami. You know my taste. Saad niya sa dalawang babae. Yes, madam. Kaagad naman tumalima ang dalawa. Para sundin ang utos si tita. Siguro madalas siya rito dahil kilala ng mga gusto niyang ipapagawa. Halika na sa banda rito, ma'am. Aya ng babae sa akin. Sumunod ako sa babae at naupo sa nilang chair habang nakarap sa salamin. Pinikit ko na muna mga mata habang iniunang ayusan ang buhok ko. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Peace of mind at saka naiiba. Game naman nakasama si tita. Naramdaman ko na lang lumapit na sa mukha ko ang babaeng nag-aayos. Natapos na niya ang buhok ko kaya sa mukha naman. Gusto ko sanang idilat ang mga mata para sulyapan si tita. Ngunit hindi ko na lang ginawa. Ganon din naman at makikita ko rin mamaya ang kalalabasan ng aming ayos. Hindi ko alam kung gano'ng katagal kaming nasa salon dahil sa buhok pa lang medyo tumagal-tagal kami. Tila naubos na ang oras ko at dito na kami makakasama ni Joaquin. Yun pa naman sana nais kong gawin ngayong araw. Quality time with him ay okay na sa akin. Ma'am, dahil na po. Pukaw nito sa akin. Napadilat ako ng mata at bumungad sa akin ang kakaibang Stephanie. Ang dati kong buhok na tuwid naging alon-alon sa dulo. Klase look at lumabas ang ganda ko. Pinakaingat-ingatan ko ang aking katawan, lalo pa ang mukha, dahil madalas ay ito ang nakikita ng tao. Siyempre, ganun rin ang kaloob-looban ko. Nagbana ako sa aking grandfather na matalungin, lalo na doon sa mga mahihirap. Sa isang iglap lang naglaho ang agam-agam mo sa sarili. Really? I have my own beauty at ito ay hindi nakikita sa iba at isa na roon si Joaquin. I don't know if you really did not see my beauty. Wow! Ang gaganda niya naman, madams. Maiba ako, ma'am. Anong okasyon at may kapapaayos kayo ng ganyan? Tanong ng babae. Kumindat lamang si tita sabay na tumawa sila. Nahiwagaan ako sa kinikilo si tita and maybe it's a part of her surprise. Naputo lang kanilang tawa nang dumating ang isang babae na may bitbit na dalawang suit bag. Ngunit nagulat ako na makita ang laman ng bag. Dalawang gown pala at hindi suit ang laman. Ma'am Sandra, ito na ho ang in-order mo. Wika ng babae.
Yes, thanks, Mary. Nakangiting tugon ni tita. Lihim ako napatanong sa sarili kung para saan ang mga ito. Sa pananalita ng babae, tila pinagplanuhan nila ito. Parang kahapon pa ipinalam sa kanya na aayusan kami. Agad naman tumayo si tita at hinarap siya. Hinayaan ko lang sila mag-usap at di ko na muna sila pinansin. Pasulap-sulap ako sa kanilang nakangiti. Para ako na out of place dahil sa patuloy ng pag-uusap. Pakiramdam ko, wala makaka-appreciate na nariyan ako sa paligid na nakikinig. Ngunit iminaglit ko yun sa isipan. Bakit ba ako mag-iisip ng ganon? Lalo ako napapangiti sa sitwasyon nakikita ang sarili sa salamin. Masasabi ko na naman na isa itong masayang moment kahit di ko pa alam sa dulo maaaring maganap. Panaka-naka naman akong sumusulap sa kanila dahil napahabayat ang pag-uusap nila hanggang sa lumapit muli sa akin ang babaeng nag-ayos sa akin. Let her wear this gown. Utos si tita sa babae. Nagtataka ako minilingan siya. Ang ibig bang sabihin nito ay kami ang susuot ng gown na dala ng babaeng kadarating lamang? Pipi kong tanong sa sarili. Napatitig ang mga mata sa magandang gown na dala ng babae. Inabot niyang malasinderelang gown. Tiffany blue ang motif ng gown at sakto sa aking panlasa. Parang prinsesa. Nagdingding ang mga mata kong nakatingin sa gown. Hindi ako mahilig sa cartoon movie pero nandito ako sa harap ng salamin at tinititigan ang sarili na kawig ni Cinderella. Ang ayos. I am wearing a Tiffany blue gown with dazzling design. Kumikislap sa ilaw na hikaw at kwintas. Pati ang sapatos sa aking suot ay kumikislap din kapag natapon ng liwanag ang ilaw. Hindi ko alam kung paano nalaman ni tita ang kulay na gusto ko. Marahil binagay niya sa edad ko. Kadalasan mga bagets sa mga mahilig sa mga matitingkad na kulay. Ma'am, halika na sa loob. Tutulungan kitang magbihis. Saan ng babae? Wait, tita. Can you explain me this? Amazed kong tanong. Go ahead, iha. Don't be confused. Dahil isa lamang ito sa magiging surprise ko sa'yo. Aniya. Lumapad ang kanyang ngiti at tinutulak ako ng kanyang paningin na magpalit na ng gown. Ano kaya ito, party? Bakit kailangan ko pa magsuot ng gown at bukang pinaghandaan? Hindi naman siguro ito kasal. Napuno ng tanong ang utak ko that lead me to assume something. Wala ako nagawa kundi ang mapatango na lamang sa kanya. Lutang man ang isipan ko ngunit kinalma ko na lang ang sarili. Sinundo kami muli ng driver sa salon. Para bang isang malaking pagdiriwang ang gaganapin kung kaya kailangan namin maging ganito kaganda. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na kami sa bahay. Ngunit nagulat ako nang makita na maraming tao sa bahay ni Joaquin. Napuno ng mga decor ang paligid. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang trip ni tita. She never mentioned na may party sa bahay niya. Bumukas ang pinto at niluwa nito si Joaquin na bihis na bihis. Napaawang pang labi ko nang makita siya. Ang Fafa Jayco, parang isang adan na bumaba sa lupa. He is wearing an expensive shining suit. Kumarap-kurap ako. It's like magic na dalala ko sa mundo ng pantasya, lalo kung humanga sa kanya. Kinapa ako ang dibdib at bigla akong kinabahan nang hindi ko alam. Lumapit siya sa akin na makababa kami na sasakyan. Tila alam na niya ito at ako lang yata ang isusorpresa ng kanyang ina. Hi, are you ready? Nakangiti nitong tanong. Para ako nanigas sa lamig ng kanyang boses. Ang kanyang mga ngiti parang isang mainit na bagay ang humipo sa aking puso. It is a man's affection kaya ito? My God! Bangungot ba ito o panikinip? Gusto ko magising at hindi naman talaga ako ganito. Iba ang karakter ko at hindi naman ako ganito dati. Hey, okay ka lang? Untag nito sa akin. Okay lang ako. Inilahad nito ang kanyang kamay na parang isang prinsipe na niyayang isang prinsesa. Parang gusto ko nang kaligin sa kaswitan nito. Ang sweet mo naman. Hindi pa ba lumilihis ang hangin sa west? Pilya kong tanong. You will know kung lumihis na kapag hindi na ako sweet. Tugon nito. Gosh! Nilalanggam ako sa kaswitan nito at kilig to the bones naman. Humawak naman ako sa kanyang kamay. Lihim ako na pangiti na magkahawak kamay kaming naglalakad patungo sa aming mesa. My God! I am totally falling in love. It is my first time to experience na makasama siyang ganyan. Nako! Masasabi ko pa na once in a blue moon pa ito. Umupo kami sa aming mesa, ngunit may mga tanong pa rin sa isipan ko. Anong party to? Alam mo na, bago pa man ako dumating dito nung isang araw? Tanong ko. Nope. Pailing-iling niya namang tugon. Feeling ko nasa isang palasyo ko, ngunit na po ko ang aking pagmumuni-muni na may isang magandang babaeng ang sumulubong sa amin. She is wearing a gold gown. Nakangiti ito ang diretso ang tingin kay Joaquin. Aha! Mukhang may aago sa prinsipe ko. Hi babe. Magilo nitong bati. Parang wala nangyari sa aming sagupaan sa mall noong isang araw. At eto siya, dadalhin rin sa party na meron ng pamilya ni Joaquin.
Mukha mga narinito yung mga kaibigan at kapitbahay nila sa subdivision na ito. Hello! Wow! You look stunning tonight! Puri naman ito kay Abby. Pinasandahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaya pala ayaw ni Kuya sa kanya dahil kung makatingin sa ibang babae ay ang baba. Mataas ang tingin sa sarili. Join us here! Aya ni Joaquin sa kanya na tinurong upuan sa kanyang tabi. Ngumiti lang ako at ayokong sirain ng ganda na ngayong hapon. Total naging sweet naman si Joaquin sa akin kaya tutumbasan ko rin ang pagiging sweet niya. I will make sure that we will not forget this day. Tingnan natin kung hindi niya ito hanap-hanapin. Kumapit ako sa kanyang braso habang nakaupo. Napatingin naman si Abby sa akin at ang lalaki ang mga mata. At sino naman ako para hindi pangarapin na makasama si Joaquin. Simula pa noon gustong gusto ko ng moments na to kahit katiting lang. Nagpatuloy ako sa pagiging sweet sa kanya para lalong manibugho si Abby. Umupo kami sa mesa nakalaan para sa amin. Para naman ako natunaw sa mga tingin sa lalaki na nasa harapan. Lumaki naman ang atay at balon-balunan ko sa ganitong sitwasyon. Bigla ako nagulat nang kumapitin si Abby sa kanyang kaliwang braso. Napagigitaan namin si Joaquin. Mukha may aagaw pa yata sa moment kong to. Ang bruhan nito'y makikisawsaw talaga sa may sawsawan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kong gumawa ng moves para sa akin lang ang atensyon ni Joaquin. Habang nakaupo kami, humawak ako sa kanyang braso para kunin ang kanyang atensyon. Nabalay ito nakikipag-usap kay Abby. Hindi lang makatitong bruha, madaldal pa at kung ano lang sinasabi kay Joaquin. Joaquin, nauuhaw ako. Pwede mo ba akong kunin ng tubig? Malakas kong utos sa kanya. Sinadya ko lakasan para marinig ng lahat. Napairap siyang nakatingin sa akin. I know I'm acting weird but I need to do this. Napalingon siya nang marinig ang boses ng ina na nasa kabilang mesa at nag-iikot. Napabuntong hininga siya at di magawang sumalungat sa sinasabi. Tinawag niyang nagsisilbi sa mga bisita para bigyan ako ng tubig. Hindi ako kumalas sa pagkakayakap sa kanyang braso. Ngunit laking gulat ko lang kinuha niyang kamay ko at pinagsali ko pang aming mga daliri. Marahil ayaw niya madismay ang ina kaya mas lalo siya nagiging sweet. Napansin ko si Abby niyang haba ng uso. Nakasimangot at alam kong gagawa siya ng paraan para may baring ang atensyon ni Joaquin. Ngunit hindi ko to hahayaan. This is my moment kaya magkakaroon talaga ng sabunutan kapag nagkataon. Uulitin ko ang one-on-one namin at matirang matibay. Lalo akong dumikit kay Joaquin na halos nakayakap na ako sa kanya. My God! Para bang gustong tumaroon ng puso ko? Lalo lumakas ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko maunawaan ang pakiramdam ngayong magkadikit ang aming mga katawan. Babe, gusto ko ng juice. Malanding wika ni Abby. Ah, juice lang palang hinihingi niya. Okay, ako magbibigay sa kanya para masabi niyang juice ko die.